The issue of committing mistakes is a recurrent biblical theme. Ang lahat po ng mga characters sa Bible except God committed mistakes. The greatest patriarchs, the greatest women of the Bible had slips. Nagkaroon ng mga low moments, nadapa, nagkaroon ng miscalculations, sinadya man o hindi. Nagkakaroon ng pagkakamali ang lahat ng tao. Bawat araw merong pagkakataon na ang tao makagawa ng tama o mali ang kanyang magawa. Hindi ito ang dapat nating laging ipagluksa at laging isipin na may mga pagkakamali. Ang mahalaga, what to do with mistakes? Ano ang dapat nating gawin sa bawat pagkakamali natin o ng ating kapwa? Panginoong Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na nagtuturo, nagpapatawad, nagmamahal sa amin. Sa aming mga pagkakamali, sa pagkakamali na aming kapwa, patuloy mo kaming hubugin, turuan. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang mga lessons ng buhay. At nang sa ganon, ang magandang kalooban mo, huwag magkaroon ng sagabal, maganap, mangyari, matupad sa aming buhay. Sa pagbubulay-bulay namin, Panginoon, ang mga issues ng mga pagkakamali, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakamali at kasalanan. Linisin niyo po kami tugasan, hindi dahil malinis kami. Hindi dahil kami ay mga karapat dapat tumanggap nito, kundi kami, Panginoon, ay nagpapaka-humble sa iyong harapan. Tinatanggap ang aming mga pagkakamali, humihingi ng patawad, at nangangahas humingi ng pagpapala sa inyo. Bilang mga anak mo at ayon sa iyong mga pangako, we claim your promises of God and ask you to bless your people. Bless us. Speak to us. At maging life-changing ang aming mga bawat encounter sa iyo, Panginoon. Ituro mo sa amin ang higit na lalong mabuting daan at nang sa ganon, yung gusto ninyo matupad sa aming buhay. We ask you, Father, to be our speaker. Use your servant only as your instrument. We want to hear your voice. We like to obey you, O God. Bless us. In the name of your Son, our Lord Jesus, we pray. Ano ba nga ang dapat ginagawa sa pagkakamali? What can we do with mistakes? First of all, identify them as such mistakes. Kailangan walang lito. Alam natin kung anong tama, anong mali. Sa mga pinaggagawa, alin doon ang tama, alin doon ang mali. We have to know, tag, and label them as such. As mistake, as error, pagkakamali, o pagkakasala. Yung word na sala, tulad ng ating laging nababanggit, pagka sinabi sa Laguna, sala, ibig sabihin hindi ka tumama sa gusto mong tamaan. Sumala ka, nagmintis. Hindi laging merong moral baggage yung pagkakasala. Yung hindi mo tinamaan yung gusto mong tamaan, nagkasala ka, sumala ka. At yan ay nangyayari sa tao. And many times, they are labeled also as mistakes. But what is important is for people to be able to identify what is a right and a wrong act, what is a left and a right turn. Jonah 4:11. But Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left. Nung ipinapapunta ng Panginoon si Jonah sa city na ito, sinabi niya, kailangan magturo ka. Ang daming tao, sayang, mayaman ang syudad, pero ang mga tao ligaw. Hindi nila alam kung alin ang tama at alin ang mali. Dapat alam natin kung anong tama at mali. Kung hindi man bago tayo nagkamali, at least, pagkatapos natin magkamali, dapat alam na natin na mali yun. Hindi natin laging alam na mali ang isang tinatahak nating landas. Maraming nagkakamali, hindi sinasadya. Akala nila tama yun. Pero matapos ka magkamali, ang mahalaga, masigurado mong mali pala ako. May kamalian pala ang aking ginawa. Job 6:24, teach me and I will be quiet. Show me where I have been wrong. Bihirang-bihirang tao ang gagawa ng mali na sinasadya niyang mali siya, alam niyang mali siya, at nalaman na niyang mali siya, ipinagpapatuloy pa niya ang kanyang pagkakamali. Katigasan na yan ang loob, katigasan na ng puso. But sabi nga ng mga Arabo, every good horse is entitled to at least one fall. Nagkakamali, nadadapa, pero ang mahalaga, nakakapag-isip. We should specify and isolate mistakes from the bigger picture. Pag nagkamali ang iyong asawa, hindi mo sasabing talagang ikaw, wala ka ng ginawang tama. That is a very negative exaggeration. Pagka halimbawa ang buhay mo may mga pait, hindi mo pwede sabihin, oh buhay, napakahirap mo, talagang kagalit ko ang buhay, kagalit ko ang Diyos. Pag merong taong tatlong beses pa lang namang bumabagsak sa isang exam, hindi mo pwede sabihin, wala ka na talagang pag-asa, wala na nangyari sa iyo kundi bumagsak.
You should be able to isolate a mistake from a collection of deeds, many of which are very probably not mistakes, but right. Deuteronomy 32:50-51, si Moses, sa haba ng kanyang karir, nung papasok na sa Promised Land ang mga Israelites dahil sila'y napatawad at sila'y napalaya mula sa Ehipto, na-disqualify si Moses pumasok sa Promised Land at ipiniliwanag ng Diyos kung bakit. Deuteronomy 32:50-51, "There on the mountain that you have climbed, you will die and be gathered to your people, just as your brother Aaron died on Mount Hor and was gathered to his people. This is because both of you broke faith with me in the presence of the Israelites at the waters of Meribah Kadesh, in the desert of Zin, and because you did not uphold my holiness among the Israelites." Ang daming ginawang tama ni Moses, pero meron siyang isang outstanding mistake. Nauuhaw ang buong bayan, humihingi sa kanya ng tubig sa disyerto. Pinaghihimala siya. Sabi ng Panginoon, "Kausapin mo yung bato at may lalabas na tubig." Subalit sa katigasan ng ulo ng mga Israelites at napikon na rin itong Moses na to, hinampas niya ng kanyang tungkod yung bato at lumabas din naman yung tubig. May nainom sila. Pero hindi na instruction eh. Ang instruction, kausapin lang. At sabi ng Panginoon, nung si Moses ay mamamatay na, "Hindi ka makakapasok sa Promised Land. Natatandaan mo, pinapakausap ko sa yung bato, hinampas mo. That one act disqualifies you." Pero hindi sinabi ng Diyos kay Moses na yung buong buhay mo failure, yung buong buhay mo mali. Sinabi niya specifically kung ano yung mistake. We really have to differentiate the doer from the deed. Hinihiwalay mo yan. Pwede mong sabihin sa mahal mo sa buhay, "I hate what you did." Pero hindi tamang sasabihin mong, "I hate you." Pwede mong sabihin, "What you did was wrong." But you're gonna say, "You are wrong." Pag sinabi mo na sa isang taong, "You are wrong," pinakyaw mo na eh. Total na. That's why you should isolate the problem. Pwede sabihin mo, "Alam mo, ang dami mong ginawa ngayon maghapon, pero yung sinunog mo ang bahay natin, mali yun." Hindi mo pwede sabihin, "Wala ka nang nagawang tama." Kasi pag ang tao, pinakyaw mo na mali lang siya lahat, nagiging defensive. Hindi na niya matatanggap yung kamalian niya dahil ang kanya magiging primary concern is to defend himself. You should isolate the doer from the deed, just like what God does. No? When we don't isolate the deed from the doer, we become judgmental. We become very, very personal, and we attack the person more than the error, the specific mistake of that person. Isaiah 1:18, sabi ng Panginoon, "Come now, let us reason together," says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Pinaghihiwalay din ng Panginoon. O sabi niya, itong kasalanan pula, hindi naman pula makasalanan, simbol lang yun. Itong kamalinisan, maputi, sabi niya, parang snow. Kailangan alam mo kung ano yung puti sa pula. Kailangan alam mo yung tama sa mali. What else do with mistakes? Classify mistakes. Pag tayo nag-aayos ng cabinet, andito yung mga underwear, andito yung mga panlakad, andito yung mga pantulog. Sa kusina, andito yung mga perishable, ito yung hindi perishable. Pati basura, kinaklasify ngayon, nabubulok, di nabubulok. Dapat ganun din tayo ka-conscious sa ating mga mistakes. There are mistakes by commission. Mali dahil ginawa. And then there are mistakes by omission. Mali kasi hindi ginawa ang dapat sanay gawin. James 4:17, "Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins." You don't only sin when you do the wrong thing, but when you know the right thing to do and you don't do it, it is also sin. At maraming ganitong type ng mistakes. Sa kadaldalan mo, may nasira kang puri. Okay, sin by commission. You committed something wrong. Then you realize you were wrong. Tapos nanahimik ka na lang. It is now a sin of omission. Because you omitted something that you ought to do. That is, kung sino man ang pinagkalatan mo ng mga pangit na balita, balikan mo, sabi mo, "I was wrong, mali ako." Pero hindi, nagkamali ka, pero may yabang ka pa rin, ayaw mo aminin. Okay, nagkamali ka, tamad ka ng itama yon, you commit a sin of omission. Maraming ganun. Ikaw yung head of the family, may pananagutan ka sa iyong pamilya, kaya naman ng iyong katawan, kaya ng iyong kita, tapos nagpapabaya ka sa iyong mga pananagutan, it is a sin of omission. Whoever knows what is right to do and does not do it, commits a sin.
So dapat iniisip natin, ano ba yung mistake? Was it a committed mistake or an omitted deed that led to a mistake? Another thing we do with mistakes is to measure them. Measure mistakes. There are such things as very big or regular or small or very small sins. Not all mistakes are alike. Hindi yan magkakapareho. Kumisan ang liit-liit-liit ng pagkakamali ng isang bata, sobrang parusa. Ang liit-liit ng pagkakamali ng isang kapwa natin, talagang halos isumpa mo na. Identification, classification, and measurement of mistakes can teach us proportion. You know, one of the basic elements of beauty is proportion. We must proportionate even our reaction to mistakes. How we react and how we assign value to error is important. Marami kumisa mga magmamahalan sa buhay, nagkakalayo forever sa walang kakwenta-kwentang mistake. Ang liit na bagay, pinalaki nung isa. Yung tuloy nakakommit ng maliit na bagay, na OA yan sa kalakihan ng treatment ng pangalawang tao, so nag-return na rin siya ng mistake na rin. Lumaki na ng lumaki. Maraming ganyan, nagkakalayo. Pero pagka tin-raise mo, pagka binalikan mo, kung saan ba nagsimula ang gulong ito, ang liit-liit na bagay. Iba ang maliit, iba ang malaki. Dapat yon kilala natin. Ang Panginoon, ganun eh. Sabi niya sa Matthew 23:24, "You blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel." Hindi nyo malunok-lunok ang maliit na kulisa, pero kayang-kaya nyong lulunin yung kamelyo na ubod ng laki. Sabi ganun, para kayong mga bulag na matuturo. Hindi nyo binibigyan ng proportion. Kahit ang liit-liit ng kasalanan ng isang tao, minamalakin nyo. Pero kayang-kaya niyong huwag pansinin ang mas malalaking mga kasalanan. Kasi mga Kristiyano, may mga paborito tayong pansinin. Hindi naman tama yung immorality, pero galit na galit tayo doon. Pero hindi natin napapansin yung iba pa mga kasalanan. Pride, avarice, selfishness, yabang, greed. Hindi natin napagpapansin yan eh. Galit na galit lang tayo doon sa adulterer. Galit na galit tayo doon sa nangalon niya, hindi ko naman sinabing matuwa tayo, pero doon lang naman tayo halos galit ah. Tapos yung ibang kasalanan, hindi natin pinapansin, parang okay lang. Selective masyado. We have to learn from mistakes. We have to learn mentally. Pagka nagkamali, ang isang tao dapat nag-iisip. Hindi mo lang tatakpan ng alikabok yung pagkakamali mo para hindi makita. Nag-iisip ka. Hahanap ka ng ganda sa pangit na nangyari. Ecclesiastes 3:11, "He has made everything beautiful in its time." Sabi nito si Solomon na marunong, ang Diyos pag kumilos, na pagaganda niya ang anumang bagay, bigyan mo lang ng panahon. Halimbawa, nagkamali ka, ang pangit ng pagkakamali mo, hayaan mo lang kumilos ang Diyos, magpasakop ka sa Kanya, palipasin mo ang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, at kung ikay madalanginin, binubuksan mo ang iyong isip, and you are teachable, you will see the beauty in the mistake. Not probably the mistake itself, but the lessons that the mistakes had taught you can be beautiful. Pag nagkamali ka na, tapos hindi mo pa nakita yung ganda at hindi ka pa natuto, yun ang talagang mali. Sayang. Pero pag nagkamali ka, kahit ang halaga ng pagkakamali mo yung malaki, maraming oras ang naubos, maraming pera o katumbas ng pera ang napunta doon sa pagkakamali mo, maraming pagod ang nagugol, pero natuto ka, ituring mo na lang yon na tuition fee. Kumisan, ang laki ng tuition fee mo eh. Para lang malaman mo na hindi ko pala dapat gawin ang isang bagay, ang laki ng naging damage. So, paano mo mapapaganda? Eh, damage na. Ituring mo na tuition fee. Sabi mo, ang mahal ng binayad ko, kailangan hindi na ako maging repeater sa subject na ito. Ang mahal na nga, ulit-ulitin mo pa, di repeater ka, sobrang mahal, paulit-ulit, parang magulang. Ano? Mag-enroll ka na naman ng Chem 11? Naubos ang pera natin sa Chem 11. Diba? Kasi paulit-ulit, repeater. We must gather information and knowledge with every mistake we commit.
So we learn by elimination. Isang klaseng learning din yan eh. Yung may ginawa ka, mali ang bunga. Sa 10 choices, alam mo na, choice number 7 is wrong. At least, kung magkakamali ka man uli ngayon, mga kapatid, 9 na beses na lang. Kasi yung isa, napatunayan mo na mali eh, out of 10. So may napala ka. Know the truth by knowing falsehood. Know the good by knowing bad. Huwag naman nating sadyain. Gagawa ako ng mali para malaman ko kung mali yun. No. Laging maganda dapat ang intention mo sa ginagawa mo. Ngayon, nagkamali ka. So, ay, mali yun. Next time, hindi ko nagagawin yun. You eliminate it from your choices. Therefore, you become learned. Time and the perspective of time shows the beauty behind everything, even things that initially look ugly. Because, according to Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Pag may nangyari sa inyong pangit, dahil sa pagkakamali nyo, pagkakamali ng ibang tao, laban sa inyo, pwede yung sabihin, in His time, I will see the beauty of this. At habang hindi ko pa nakikita yung ganda nun, I will hold on to dear life, I will do what is right to do, I will avoid repeating the same mistake, learn from it, be a better person, and I will see the beauty behind this. Just avoid repetition of mistakes. Nakakita na ba kayo ng mga aso na magsusuka tapos mamaya babalikan yung sinuka nila at kinain? Proverbs 26:11, as a dog returns to its own vomit, so a fool repeats his folly. May ginawa ka ng mali tapos inusik ka ng budhi mo mali tapos ulitin mo pa? Parang aso. Ngayon, yung nagkamali ka minsan, hindi yun ang point. Nagkakamali tayo lahat. Pero anong ginagawa mo sa yung pagkakamali? What else do we do with mistakes? Grow from and grow on mistakes. Sabi nga nila, kababato mo sa akin, nakaipon ako ng bato, gagawa na ako ng bahay, naging advantage. Ngayon, sa paggawa natin ng mga mali, pwedeng lumago ang ating pagkatao. We can have emotional, personal, social, and even spiritual growth premised on our mistakes. Because of mistakes and the elimination that it enables us to do, we can become better persons. We can become sweeter, nicer, more serene, and more pleasant persons. 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Yan ang goal ng Spirito sa atin eh. Improvin tayo na improvin. So may nagkamali kang nagawa, hindi atras yun. Pwede yun maging abante kung titingnan mo sa tamang pananaw. Because it is the work of the Spirit to continue to transform us into the better versions of ourselves. So we have to outgrow our mistakes. Parang damit ng bata, nung lumaki ka, hindi mo na pwedeng isuot. Alam nga namang pilitin mo ang pagkasihin uli ang iyong sarili sa isang maliit ng sapatos o maliit ng damit. Ganon din ang mga pagkakamali natin noong araw na pinipilit nating ulit-ulitin, hindi na bagay. Pagka nagkakamali ka, sinasabi sa iyo, dapat ng mga nakapaligid sa iyo, hoy, nung 17 years old ka, cute pa yung mistake mo ha. Pero ngayon 40 ka na, laos na yan, di na yung bagay sa iyo. Kung magkakaroon ka man ng mistake, tiyakin mo na mistake ng pang 40-year-old ha, hindi ng pang 17-year-old. Parang wala ka namang natutunan sa pagdaan ng panahon. Nasayang lahat ang ininomong tubig, hiningang oxygen, kinain na fish balls. Yung pala, yung mistake mo nung 17 years old ka, paulit-ulit, eh, 60 anos ka na, yung pa rin. We should outgrow our mistakes. We should be a bigger, richer, deeper person because of mistakes. Alam nyo, ang inirurunong ng tao, ang iginaganda ng kanyang karakter, ang iminamature niya, kadalasan hindi sa tama niyang ginawa, kundi sa mali na natutunan niya na pag-aralan at pakinabangan. Celebrate non-mistakes. It's also one thing we should do with mistake. Celebrate correctness. Hindi lang natin ipinagluluksa ang mali, dapat ipinagpipista rin natin ang tama. Kasi kung ipagluluksa nyo lang puro mali, your life will be filled with black dots of mourning. But these black dots are really just tiny and few dots in an otherwise long, beautiful, bright line. Hindi lang natin binibigyan ng pansin eh.
Parang pag maghapon, may ginawa yung katulong, inahiniisip mo lahat, pagdating mo, lahat na mali. O bakit ganito, bakit nandito itong dustpan? O bakit ganito ang ginawa mo dito? O bakit ganun? Hinahanap mo lahat mali. Pero pag ginawa mo lahat ang tama at sinabi mo lahat yung tama niya, ang haba din nun eh. Pero hindi natin kasi pinagdiriwang ang tama. Kasi pag pinagdiriwang mo yung tama, hindi matatapos ang pista mo sa buhay dahil maraming tamang nangyayari. Yun lang buhay ka pa ngayon, di ang daming tamang nangyari dahil hindi ka namatay. Salamat Panginoon sa dinami kong pagtawid-tawid, naging tama ang timing ko, hindi ako nasagasaan. Do you celebrate that? Sa dinami ng kinain ko kung saan-saan, hindi ako namatay, hindi ako nalason. Thank you Lord, tama yung choices ko. Ang daming dapat ipagpasalamat na tama, pero negative kasi ang pananaw ng maraming tao, walang hinahanap kundi mistake. It's good to commend God for the good things He does, to commend our loved ones for the right things they do, magbigay ng papuri, ng pasalamat sa mga tama, because it also shapes our attitude. Pag naghahanap tayo ng mga pasalamat, naghahanap tayo ng mga magaganda, yung karakter natin na iba, nagiging positive instead of negative, nagiging thankful instead of complaining ang ating spirito. Psalm 145 verse 4, one generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Sa mga high school, lalo na, pag meron isang teacher na laging binabastos-bastos sa mga estudyante, kung ano man yung dahilan, taon-taon na yon habang teacher siya doon sa school na yun, din ay may iba. You know why? Pag dumadating ang mga freshmen, sasabihin sa kanilang mga sophomore, alam mo, si teacher na ganyan, ganun yun, ganun, ganun, ganun. Binabato-bato lang namin yun, ginaganyan-ganyan namin. Pinapasa nila yung mga attitude nila sa darating pa lang. Pero ito, positive, sa Psalm 145. Sabi, ang mga papuri sa Diyos, ipapasa ng one generation to the next. Anong pinagpo-focusan nila? The positive, the good, the beautiful. Ganun din dapat ang ginagawa natin sa tao eh. Hindi mayroong bagong tao sa opisina, empleyado, sabi mo agad, oh, yung boss natin, ganito yan, ganon, ganon, ganon. Ipapasa mo agad yung mga bias mo. Oy, sinong pastor nyo? Ay, si ganon. Ay, alam nyo ba yung pastor nyo? May chismis, ganito, ganon, 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 ganon. Yun ay ipapasa agad sa'yo, hindi yung positive. Ang mga tao, napakarami ng paglalaban ng utak na dapat gawin. Totoo naman eh, may negative ang bawat isa, pero may positive din. Dapat tinitingnan mo yun, sapagkat ang totoo, mas marami yun. Maraming maling nangyayari sa mundo, pero umaandar pa itong planetang to, ibig sabihin, mas maraming tamang nangyayari kaysa mali. Kung minsan sasabihin, I have a very dysfunctional family, pero kumakain pa rin naman kayo sa umaga, tanghali, hapon, kikita-kita pa rin naman kayo sa mga reunion, mga patay, kaasalan. So may mga kulang, pero andyan pa rin kayo, pamilya eh. Pero wala ka na inisip, kundi dysfunctional kami, maraming mali sa amin. Negative. Commend. Praise people. Remember them for the right things they do, not for the wrongs. Not for the mistakes. Because when you only remember the mistakes, one, is you grieve the heart of God. Because God tells us to look at the good things and to be forbearing and to be forgiving. Not only that, you grieve the person that is the object of your negative attention. You also grieve the person hearing your negative assessment. And very importantly, you grieve yourself. You poison yourself. Araw-araw, binubuhusan mo ang utak mo, ang puso mo ng lason. Kahit yung lason na yon meant for other people, but the moment you store it in your heart, you also get affected. Sinisira mo ang sarili mong buhay pag wala kang inisip kundi yung mali. Wala kayong makikita ang perfect na tao, wala kayong makikita ang perfect na pamilya, wala kayong makikita ang perfect na church. Ang tingnan ninyo yung maganda, yung tama na nakaka-benefit sa inyo at hayaan nyo na ipasa Diyos nyo yung mga negative, yung mga mistakes. Hindi naman kayo Diyos eh. Ngayon, kung gusto nyo mag-Diyos-Diyosan, ituwid nyo muna lahat ang mali nyo. Yung sinasabi ni Jesus, sino man ang walang kasalanan, kayo unang pumukol ng bato. Batuhin nyo, sige, tiyakin nyo lang, wala kayong kasalanan. Pero kung meron, manahimik kayo. Ayusin nyo yung mga sarili ninyo, pulutin nyo kung ano yung tama at maganda, at ipasa Diyos ang hindi nyo nagugustuhan. Romans 16:1-2, I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church in Kenchrea. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of the saints, and to give any help she may need from you, for she has been a great help to many people, including me. Sabi ni Paul, yung kapatid natin na yan, malaki ang serbisyo sa Diyos. Pag nagpunta sa bayan ninyo, pakainin ninyo, patulugin nyo sa inyong mga bahay, paglingkuran nyo dahil siya ay lingkod ng Diyos. Hindi sinabi ni Paul na itong si Phoebe ay perfect. Siguro itong si Phoebe may pagkakamali rin. Meron din mga mistake.
Pero hindi nang sinabi ni Paul, hoy, itong darating na sister sa inyo, may pagkakamali yan, ganito yan, ganon. Hindi. Ang kanyang binigyan ng emphasis, yung tama na ginawa. Celebrate the beautiful. Celebrate what is right. Do not focus only on mistakes. So you thank God for non-mistakes and correct deeds. Ba't ganun dapat ang attitude natin, mga kapatid? Pag tayo may mistake, pag may mistake ang kapwa, bakit hinihingi ng Biblia na ang i-focus mo yung maganda, yung tama? Psalm 103:14, "For He knows how we are formed. He remembers that we are dust." Ang Diyos mismo daw naaalala kung paano tayo nilikha. Nagugunita niya na bahagi ng ating pagkatao ay lupa. Oo, merong espiritu na galing sa Kanya, pero merong bahagi na galing sa lupa at naaalala yun ng Diyos. Kung naaalala yun ng Diyos, dapat din natin maalala yun tungkol sa ating kapwa. Oo, may maganda sa Kanya, pero may bahagi din sa Kanya na lupa. Hindi ako magkakaroon ng illusions na puro espiritu ng Diyos lang siya. Meron siyang lupa na parte ng kanyang buong pagkatao. At pag nangingibabaw, lumalabas itong pagkalupa, ang sasabihin ko, nangibabaw ang pagkalupa. Ipapanalangin kong mangibabaw ang pagka-espiritual. Ang pagka-Diyos, maka-Diyos, ang pagiging tahanan ng espiritu ng Diyos. We all make mistakes. Mistakes can make us bitter or better. Kayo ang pipili nun. Even the mistakes of others can make us bitter or better. Nagkamali na ang inyong magulang, nagkamali na ang inyong asawa, nagkamali na ang mahal nyo sa buhay, anong gagawin nyo? You will become bitter? Or will you benefit from it, grow on it, from it, and be better? Mistakes can make or break you. You have to choose. Will you be made or will you be broken? Ano ba ang papel ng Panginoong Hesus sa ating mga pagkakamali? Isaiah 53:5, believe to foretell of the ministry of Jesus. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds, we are healed. Yun daw ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Siya ay sinugatan dahil sa ating mga kasalanan, siya ay dinurog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang dapat sana itanggapin nating lahat ay nabuntun sa Kanya, at dahil sa Kanyang mga sugat, tayong lahat ay nagsigaling. So let the salvation, the love, and the restoration of Jesus turn our mistakes into blessings. Kahit sugat, magiging bulaklak pag ito ay nahipo ng gagamot, nagpapagaling, mapagmahal na dugo ni Kristo. We should be free. And freedom means to be free from mistakes, if that's possible. Pipili kayo, mga kapatid, because you should be free eh. Be free from mistakes, pero ang tanong mo, possible ba yun? Or, through God's forgiveness, be free from the oppressive remembrance of mistakes. Para lumuwag ang ating dibdib, dapat perfect tayo, wala tayong kasalanan. Or, lumaya ka sa sobrang pag-uusig sa iyo ng kamalian dahil ikaw ay nagpalinis kay Kristo, kumubli ka sa Kanyang dugo, tinanggap mo ang Kanyang pagpapatawad at ang Kanyang muling pagbuo sa iyong nababasag, nasisirang pagkatao. At kung mga kapwa natin na nagkakamali, set others free through forgiveness, through love. Ang ating galit, ang ating puot ay nagiging bilangguan na kinakukulungan ng maraming tao. Pero ang malungkot doon, pati tayo kasama niyang nakakulong sa loob. Only through forgiveness and love can we set people free and ourselves as well. 1 Peter 4:8, "Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins." Love. Forgive others and yourself. Mistakes happen. What do you do with it? What you do because of it? And what you do in spite of it will determine its value, whether the mistake will be a blessing or a curse. Turn every curse into blessing. Let the grace of God
turn your life around. Sa mga dati na nating mga mistakes, learn and then move on. At kung sakasakali na magkakamali pa tayo, iadya nawa tayo ng Panginoon doon, dapat meron tayong nakalaan na pagpapatawad sa kapwa at sa ating sarili. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na nagpapatawad, naglilinis. Gusto namin, Panginoon, na aming mapagkakamali, huwag nang magpaulit-ulit. Gusto namin matuto. Turuan mo kami, Panginoon, na lakihan ang aming puso, pangunawa, pagpapatawad, para pati pagkakamali ng aming kapwa sa amin. Mapatawad namin sila, mapalaya sila mula sa aming galit, at mapalaya ang mga sarili namin mula din sa galit na yon. Mangusap kayo sa amin, Panginoon. Turuan niyo po kami na bigyan ng personal application ng mensaheng ito. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan. Let's bow before the Lord and ask for more personal applications and teachings from the Spirit.